Apa, kawai-kawai ka naman. At ngayon pong August nakalive ko sa Facebook. Aalis na po kayo papuntang Cavite. Baka hindi nyo, di pa kayo nakakita ng taong kumakain ng halo. Ito ha. Ay, nakalive ka. Panood ka ng mga, ano. May edad na kapitito. Ayan guys, o. Tatapos na ni Papa yung pugon. Baka gusto ninyong umorder, PM lang kayo. Nakatapos ng pag-aaral sa high school. Single learner po yan. Live po yan, ginagawa. Mag-aaral ng mga vocational courses at ALS sa Brother of Christ sa Cavite City. At paalala po, lahat po ito ay wala kayong babayaran. Lahat libre. Sa loob ng nasampung shoutout nga pa sa DWLP. Wala po kayong mababayaran. At pagkatapos po ng naka-on-air kami ngayon eh. Pag-aaral. Ay, naka-tune in kami pala. On-air tuloy. Pag-aaralan ninyo, dyan sa Cavite ay sila mismo ang magbibigay sa inyo ng trabaho. Yung mga nakakapanood po dyan, order na kayo po gun. Ayan po. Finish ng ano single burner. Okay, bigyan po natin ang pagkakataon na pagbati sa mga oras na ito. DJ, magandang umaga po, pakibati naman po kami dito sa bahay at sa aking tatlong anak na si Bogart, Anta, Maika. Bati rin po si Nene na guys, may natira pa kami na the blowers ah. Baka may gusto mag-gabil sa inyo, PM lang po kayo. Ito po, papakita ko sa inyo. Po kami nakikinig sa iyo, pabati din po si Papa Mario yes. At Mama Miriam na pinakikinggan po ng araw. Live po guys, ito po yung charger niya. DJ, aludang po ito ng Barangay Alayaw. Papakita ko lang po sa inyo kung paano gamitin. Ito po yung blower niya. At syempre, maraming salamat din sa mga pinanggit blower niya. And then ito po yung charger niya. Papakita ko po sa inyo yan live kung paano gamitin. Ito po. Ito. Itong charger niya. Meron po siya. Meron po siyang sakit. Binili ko po yan dun sa motor shop. Pinabit ko siya sa dulo. Hindi ko na siya pinutol kasi sayang. Kasi pwede nyo po siyang gamitin. In case na masira yung blower nyo. Kasi charger to na sa portable kasha to. Magandang umaga po dyan sa inyong barangay sa Barangay Alayaw. Mga pong mag-order, PM lang po kayo. Pwede nyo po ako. Ito po guys, so may dito nyo po siya kakulit. Ayan po. Pinabit niyo po siya. Ayan na. Isasalpak lang. Ayan. Pakasimple lang po. Hindi ko mahawakan kasi wala akong tagahawa. Pagkamali po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon po ay tinaguri ang holiday, ang July 13. Sa Islam calendar, dalawang mahalaga at makalog ang kagulugang pagdiriwang na bahagi ng kanilang tradisyon. Ang pagdiriwang halaga at ito po yan. Sa magpagulay na buwan at araw sa loob ng isang araw. Una ay ang Peter. Isang masayang pagdiriwang okay na tapos ng Ramadan na isang buwan ng pag-aayuno. May mga ritual na ginagawa sa kanilang Mander yan ah. Ipinagbili lang sa unang araw ng Shawwal, ang ikasampung buwan sa kalendaryo ng Islam. Ang ikalawang pagduliwang ay ang Edul Adha o ang Feast of Sacrifice. Ang araw na ito ay bumili ng non-working holiday sa buong Pilipinas
Republic Hotline 849 na pinagpapalaya sa panahon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Noong pinag-declara itong holiday ni Pangulong Rodrigo Duterte batay sa Proclamation number 6 na kanyang nagdaanan September 2, 2016. Ang kinaganda lang na ito guys sa blower na ito. Hindi siya ganung kalakas yung hangin niya. Ay pag humugo siya, tamang-tama lang. Ayan o. Nasuportahan niya lang po yung huling para umupi siya ng mas maayos. Ayan guys, madaling gamitin. Pag ayaw mo, pag halimbawa hindi na yung sinabi mo, alis mo lang dito po hap. Ang alam po siya. Ayan, alis ko na siya. Lakas po ang hangin niya. Ang Edil Ada ay paglumita sa kusang na pag-aalay ni Abraham o Ibrahim sa kanyang anak na si Ismael. Itong bakal na to, important yan guys. Wala ba lilinisin mo na yung lababo mo? Angat mo lang siya. Mapagkaang. Pupunasan mo yung ilalim. Dito. Angat mo lang siya. Ito, ito eh. Yero to na makapal guys. Pintura. Ito may handle na din siya. Napagang, kabila. Madali siya ilipat na ipat. Yung uling. Marami na rin siyang laman. Sinusundan ito na napagpunta sa mosque upang isagawa ang mga kaukulang ritual. Marami na po siyang laman ng uling. Pagkagamit ka naman guys, hanggang dito lang yung uling na ilalagay. Kalahati lang na ito, pwede na yan. Kasi pag pinuno mo to, masusunog yung sinain mo. Pupuno ka lang na ito kapag magluluto ka ng sabaw, sinigang, ganyan. Tamang-tama yan. Pupunoy mo siya. Pag gusto mo magluto ng mga sinigang, sabaw, mabilis. Kung gusto mo mabilis, dilaga, punoy mo siya. And then, magamit mo siya ng blower. Napadali lang, sasapak mo lang siya ng ganyan, sasabit mo lang dyan. Ah. Ganyan lang kasi mo guys. Maanda yun. At ang purpose naman na ito, kaya may ganyan yan. In case na masira itong blower nyo, pwede nyo palitan, alisin nyo lang ito rito. Hindi syempre, nakakunik lang naman yan dito sa sakit. Kaya madali lang sya yung papalitan. Pwede mo gutugutin. Kung gusto mo na ito. Ay lagi po tayong nagbabalita. Nagbibigay ng mga patagkalaman natin patungkol sa ating nakikita ko. At syempre, hindi po nawawala sa bawat umaga ang ating daily horoscope, ang ating kapalaran ng araw. Hilahin mo lang siya dito. Pwede rin dito, guys. Pumubuti mo siya dito. Pwede mo hindi po hawakan. Sinasabi ng ating mga bituin, ang ating kapalaran ngayong araw, July 31. Hindi mo siya magamitin. Pumubuti mo lang sa dito. Pumubuti mo lang. Marami ding nag-aapang ng ating kapalaran. Sa mga ipinanganap ng July 23 hanggang August 22 at by the soldier sign ng Leo, dapat matutong tumanggap ng mga bagong ideya at solusyon sa mga kaibigan o kapamilya. Mapapagtanong sa araw na ito na kailangan palawakin ang koneksyon sa nililing niya ng panabuhay upang umumbada. Pwede na kayo guys, marami yan. 14 pieces, 15 pieces, available na po yan. 2 days na lang yan. Kaya pa yung magagawa namin. Ah, po, pinakamatibay gumawa ng kubunggo dito yan. Makakabuti o makabubuti okay. Sa interes ng buong pamilya ang pag-iisip at paghahanap ng ekstra nga. Nakikita nyo mga double bar na nakapos sa kubunggo yan po ang gumagawa, Papa ko. At sa mga ipinangalap live po yan. Before, finish na hanggang yan. October 23, under the zodiac sign ng Libra, ang talas ng isipan ay matatagal. Sabihin, ibang klase itong gumagawa. Ang isip na tumulong sa mga tao. Yes, makakita nung nagtatrabaho, naka
di quattro. Pa sabihin niyo, grabe itong magtatrabaho na ito, nakaano pa oh. Oh. Miss Partida, nakaano pa yan, naka-D4, naka-pangalumbaba pa yan, nabang gumagawa. Kaya tumitibay pong pugon dahil sa ganyan pong position sa pagtatrabaho. Kaya good quality kasi ganyan po siya magtrabaho, guys. Kaya yung mga makakanood po nito, PM lang po kayo kung gusto niyo po mag-order. From Kapalonga yan, Nakamarinis Norte, guys. Shoutout nga pala sa mga taga Kapalonga, mabuhay kayo, ingat kayo, guys. Pandemic ngayon, kaya mas mainly na yung nag-iingat tayo. And then syempre, kapag galing sa labas, paalala lang, hubas ng kamay, paa, mag-ilamos, social distancing, pinakamabuti, face mask, yan talaga pinaka-the best, guys. Kasi yan ay laging paalala po yan, hindi pang sarili lang ng iba kundi para sa inyo yan.